diagnose po, tsaka dalawang surgeon. Bali, ang surgeon po ay 99%. Papatakan nyo na lang po. Then, ganito yung diagnose tsaka surgeon sa bulak. So, magandang umaga po sa inyo, mga ka-farming, no? Muli, nagbabalik kami para sa mga panibagong vlog na kung saan makapag-share kami ng isang information na maaring makatipid sa ating pagpa-farm ng ampalaya, no? So, meron akong kasama ngayon dito. Ayan, itong ating farmer co-operator, kuya. Pakilala ka. Ako po si Romel Lohoya, taga Gumabaw. Loyola. Lohoya. Ah, Lohoya. Lohoya. Ayan, si Kuya Romel Lohoya dito po sa Gumabaw, Uwas, Albay, no? So, meron tayong bagong kapartner dito, no? Kapartner natin from Ramgo Seeds from Philippines, no? Pre, pakilala ka. Oh, good morning po mga ka-farmers. So, ako nga po pala si Christopher Serrano, ang demand creation specialist ng Ramgo and Bannock dito po sa Albay. Okay. Okay, ano? So, mga ka-farmers, no? Ayan, meron kaming isang bagong produkto dito kung saan naikwento nga sa akin ni Christopher Serrano. Dito siya naka-assign dito sa Bicol, no? Bicol. Ayan. Nai-promote niya sa akin itong diagnose. Kasi ang sabi niya, bukod sa magiging friendly ito sa environment, ay makakatulong pa ito para mabawasan yung ating gastos, no, sa pagpara-spray, no, expenses, di ba, kuya? Ayan. So, i-explain ni Sir Christopher kung paano ginagamit itong diagnose, kung ano ang magiging silbi nito sa ating talungan, at si kuya naman kung ano yung experience niya sa paggamit nitong diagnose, no? Sige kuya, sige sir, explain natin kung paano paggamit ng diagnose. So magandang buhay po ulit mga ka-farmers. So bali ito po yung packaging ng diagnose. Bali may diagnose po tsaka dalawang surgeon. Bali ang surgeon po ay 99% methiodinol. Tsaka may kasama na rin po siyang drop. Bali ang procedure po ng paggamit nito. Bali, paglalakokin nyo lang po itong dalawang surgeon dito po sa diagnose. Then, naalugin nyo po para ma-mix po ng maayos. Then, ilalagay po dito sa trap. Bali, ito po, may kasama na po ang dropper. Pag lalakokin nyo na po, ipapatakan nyo na lang po ito. Ito po, papatakan nyo na lang po. Then, ibibitin na lang po sa taniman, sa palibot lang po. Bali, pwede naman po kayong gumawa ng sariling drop. Bali, ganito po. Ayan. Ayan po. Bali, bulak po. Tsaka, pwede na rin po na huwag nyo nang lagyan ng tubig kasi may kasama na rin pong insecticide itong si ayan, tama. Diagnose. Mm-hmm. Mga kaibigan, no? So, ayan, mabilisan lang yung aming pag-explain nito para makapag-discuss pa tayo ng ibang o ma-explain pa natin ng maayos itong diagnose, no? So, ano ba yung pinagkaiba nito sa ordinary nating methiodinol na nabibili? Bali, ito po ang pagkakaiba nito sa ibang methiodinol. Bali, itong surgeon namin plus diagnose ay may kasama na pong insecticide. So, kasi si methiodinol ay yung parang attractant lang talaga. Yan, attractant lang po siya. Mm-hmm. Pero kaparehas ng methiodinol ang na-attract ng surgeon tsaka surgeon ay yung male po male, na fruit fly. Yan, male na fruit fly and then may kasama ng insecticide. Na ang surgeon na hindi kailangan natin i-spray, ano, automatic patay na yung insekto, no, yung mga fruit fly. So mga kaibigan, ginawa ni Kuya Romel yung parang improvise niya lang, ano, in-improvise niya kasi ito kasi ito dalawa lang yung ano, dalawa lang yung ito, trap. Ang ginawa ni Kuya Romel, gumawa siya ng improvise niya itong parang sa Wilkins o kaya pwede naman yung sa Coca-Cola. Yan, yung 1.5. Ito pong ano, ito pong Wilkins. Yan, naglagay ng parang kuan, parang bulak, yan, and then pinataka nung ganito. Yan, so ganito po. Ayan. Ayan. Bali yan po, nahalo na. Bali ito po, ayan. Kung ito hahaluin, itong dalawa pre, hahaluin sa, dito sa? Imimix yan. Imimix itong dalawa. Yung dalawa na yan. Mm-hmm. Ito po, pag hahaluin dito, bali kasi naman po dito.
Tatanggalin nyo lang po yung takip nito ng diagnose. Tsaka lalakot po dito sa diagnose. Oo, dito sa kulay puti. Oo, so kapag okay na siya, nahalo nyo na po, ito na po, yan, nahalo na. Personal na ginagamit ni Kuya Romel. Ayan, and then sige Kuya, pakita natin kung paano pwede natin gawin. Halo muna natin. So, yan po yung tamang paglagay ng ganito yun. Ayan, no, tsaka surgeon sa bulak. Ipapatak dito. Yan. Mga dalawa. Tingnan, tingnan nyo naman, oh, ang dami na namatay sa loob. Ayun, oh. So, yun, ganun mga ka-farming yung ating pag-a-apply nung sorgen, kung paano i-mini-mix, no? Basta paghaluin nyo lang po yung dalawang maliit na bote, i-mimix dito sa kulay puti na lalagyan o yung diagnose. And then, after nyong ma-mix, may dropper na kasama, dalawang drop lang dito sa ating bulak. Yan. So, kailan bago maubos yung na-mix natin, ha? Itong na-mix natin. Bis po sabi ni Kuya Romel, hanggang matapos. Hanggang matapos tong ano. Bali ilang months to, Kuya Romel? Mga 4 months. Oh, 4 months, no? Maglalagay ka niyan kapag na, ano, na namumunga na siya. Okay, tama. So, every ilang araw bago magpapatak ulit? Yung ano ko niyan, every 1 week, nilalagyan ko yan. Every 1 week, ano? So, every 7 days, ang ginagawa ni Kuya Romel, para dito sa, maglalagay ng pagpatak dito sa mga bulak. So, ito po, yan, itong pag na-mix nyo na to, pwede kayong makagawa ng kahit ilan itong, ilang, trap nito. Ano? Kasi yung parang improvised trap, di ba? Kasi yung kasama po nito na trap, dalawa lang. No, so pwede tayong gumawa. Kailangan gumawa mga 8. Okay, mga 8. Tapos paikot dito sa ampalaya. Oo. Pero sa labas lang ilagay. Opo. Bali, nilagay lang namin dito, gawa nung, siyempre, dito malilim at for video purposes. Pero, nakaposisyon po ito sa labas. Ano po? Bali, ilang lata, Kuya Romel, lang naubos nyo ditong ampalaya. Ampalaya, dalawang lata. Okay, sa dalawang lata po na seeds ng ampalaya, gagawa approximately, pwede kayong makagawa ng 8. Tama? 8. 8 trap. 8 trap ng surgeon. So ano po yung experience nyo, Kuya Romel, dito mula nung gumamit kayo ng surgeon? Ito po, nabawasan yung insektong dumadapo dito sa bunga, tapos hindi na siya naninilaw. Ganun yung ano niyan, epekto niyan. Okay, tama. Kumusta na? Kasi siyempre, hindi mo naman aalisin yung pag-spray ng insecticide. Kasi kumpaga, parang katulong lang natin siya yun sa pagpuksa ng mga insekto. Ano po? So, tandaan niyo po, hindi namin sinasabi na kapag gumamit kayo nito, hindi na kayo gagamit ng insecticide. So, gagamit pa rin. Gagamit pa rin. Pero, at least, nababawasan. Nabawasan na. Yes po, nabawasan na yung kwan. Yung paggamit nyo ng insecticide para sa mga fruit fly. So, yun lang ang ma-share namin ng mga information about sorgen na pwedeng makatulong para mapababa yung expenses natin pero mapataas yung kita yung ani. So, okay tayo sa sorgen. Ayos to. Ayos 'yan.